Hintay tayo dyan. Eto na, nahanap na nila. Yung talbos. Boss Dada, share ko tong ano mo, ha? Baka matusok mo si ano dyan, ha? Si Tore, yung pinsan niya nandyan, si Lucifer. Mga praning na itong mga pulis, oh. Oo, mga pati sa okrahan na, oh. Pati sa okrahan na, oh. Ito, mga bossing. Ayan na. Inaabangan nila yung tibok ng lupa. Kaya nga, eh, mga praning na to, eh. Mas lalong praning si Turi. Kumaling na magtanim to, oh. Mga pulis ngayon, marunong na mag-ano. Ayan, mga boss, makikita nyo. Ayan, kasi umabot na dito yung tibok ng puso ni Pastor. Andiyan na sa kangkungan at sa okrahan. Ang heartbeat, tumatakbo. Ha? Ibang klase, ha? Ang kailang gabi. Ano mahanap nyo sa madilim? Kaya nga. Baka dito naman kayo mag-ukay na swimming pool. Mga sir, shout out sa mga viewers natin dyan. Gabi na. Kung kailang gabi, kung kayo naghahanap, ha? Uulan pa. Alam niyo kung ano nandito rito? Pechay. Oo. Baka... Siguro inaano kung anong lahi ng pechay. Oo, pwede rin. Inaaral nila siguro. Botanics. Botanics na, mga... PNP, Philippine National Botanicals. Ito yung natin, no? Oo. Oh. Yes. Naghahanap sila ng heartbeat at saka mo idea daw yung iba bakit nandito sila. Visibility study. Ayos. No idea. Mga tanga din kayo. Sunod-sunuran kayo kay Tori. Ayan, no? May mga tinatanim silang ganyan. No? Si Tori na parang napraning na baliw na. Pati yung sis... Wala dyan si Pastor, nandoon sa langit. Gano'n kayo dyan sa baba. Solid, ha? Hindi siya, yung totoo lang, anong hinahanap talaga nito? Compliance na lang to, sir. Compliance na lang. Tingnan mo, mga tanga, hindi makasagot. Sunod-sunuran lang. Tanungin kung anong hinahanap. Si Tori, parang buang na, eh. Baliw na nga, eh. Ayan, no? Doon. Doon natin. Nandiyan na sa garden ng ni Pastor. Tumatakbo siguro si Pastor doon. Maniwala kayong heartbeat ni Pastor ang hinahanap nila. Ay, nag-treasure hunting na yan. Gold ang hinahanap ng mga yan, siguro. Maniwala kayo niyan. Hanggang ano, dyan? Hindi ba mga baliw? Wala tayong ano, wala tayong ganyang gamit dito. Yes, kupo. Ululin yung mga lulo ninyo, Tori. Gaguhin nyo yung mga tanga na katulad ninyo. Maniwala sa inyong heartbeat dyan. Kaya nga, lumundag na kayo dyan at pakamatay kayo. Nakapanggigil? Sa mga tandog ang heartbeat. Kaya nag-test sila. Baka may heartbeat po dito. Heartbeat ng palaka. Hindi ko alam kung para saan itong ginagawa nila ito. Kundi hating gabi o gabi mag hindi, baka inaaral nila kung paano magtanim ng ano. Ka 13 days na nila dyan. Ganun pa rin ang hinahanap. Heartbeat pa rin. Maniwala kayo. Excuse lang nila yung heartbeat na yan. Para manatili sila dyan. Magtatagal sila doon sa QGC. Ayun. Talagang may balak ang mga budas dyan. Wala kayo niyan. Puro pakunwari yan. Para tatagal sila dyan titira. Kasi talagang may mga ano yan. May mga balak dyan na may mission yan dyan. Wala kayo dyan. Tinitingnan yata ni Marville kung maganda lupa dito, baka makipag-swap na sila. Sila na dito titira, tapos sa camp katitipan nililipat yung kingdom. Kaya nga, kamkami na nila yung QGC. Kapal ng mga mukha nitong si Marville at Anturi. Gamit silang... Ito din mga utu-utu. Baka si Taguro na makita nyo dyan.
Mga uto-uto na mga pulis sunuran, walang alam kung anong mga pinaggagawa. Sabi niyong comment natin, grabing skills ng kapulisan natin ngayon. Minero. Hindi ba kaw naghanap sila ng vulkan dito? Naghahanap yan ng gold. Hindi kasi nagulat sila siguro. Kala siguro nila mayroong mga nililibing na gold si pastor. Kaya nakita niyo yun, mga mais. Oh, mga mais. Mais, pechay. Okra. Oh, ganyan ka ano rito. Oh, ayan oh. Mais. Kaya nga. Diba? Galaki talaga ng kalupaan talaga ni pastor. Ganda ng mga garden. Pinipindot-pindot si ano doon, si ate. Baka buntis yung lupa. Baka buntis yung lupa. Inaano nila. Tinitinginin nila. Malalaki na yung mga ano, mga maisip. Mabait naman yung mga kapulisan natin. Sabi nga, sir, sila na lang tanongin nyo. Mabait naman sila. Kaya dapat din natin inaaway yan. Naku, mga tanga nga eh. Sunod-sunuran sa alam nilang mali. Si pag nung administrator natin ng Malaysia, oh. Malaysia, represent. Malaysia. Salamat malam. Apa kabar? Apa na buat ng mga budu orang polis di sana? Salamat pagi. Ayan na. Yung mga polis na to, hindi ba talaga kayo, hindi ba kayo nahihiya, mga kapulisan? Sa mga ginagawa ninyo, nagsunod-sunuran kayo sa utos na wala naman kayong alam? Ah, anong heartbeat na hinahanap ninyo? Heartbeat ng gagamba sa ating gabi, sa gabi? Skupo. Baka naghahanap sila, baka hinahanap nila yung ano? Gagamba. Yung 1.4 billion per day. Na 1.4 flood control. Budget. Flood control project. Baka dito sila gagawa ng flood control project. Anak ng tinapa. Hindi binabaha dito. Ayan. Mga partner. Mga praning. Kagabi, yung isang gabi. Ah, hating gabi, 12 midnight, tagpuslit sila ng mga buhangin. Oy, salamat sa ano ha, nagpaulay ha. Salamat kaayo. Nagpuslit ng mga buhangin, hinabulhabol sila ng mga misyonary na isiminay. Ay, kasi nagpuslit. Kung ano na yung ano, lupa rito, kung masigla, ayan na. Ayan na ang ulan. Ayaw idaan sa scanner. Nagpuslit ang mga naka-uniforming kumuplad sa ata yun. Hinabulhabol kasi talagang tinitingnan na nila kung ano ang laman. Kung anong utak nito ni Marvel tsaka ni Tori. Pero mas lalong hindi ko maintindihan kung anong utak meron tong mga tanga ng polis na to. Tanga. Kasi pag ikaw, sumunod ka sa tanga, mas tanga ka. Correct. Lalo kang tanga, diba? Lalong baliw ang sumunod sa baliw. Nag-aral ka ng 4 na taon. Para maging tanga. Kaya nga. Mga walang bayag, walang mga yagbuls yan, walang mga dignidad, walang mga prinsipyo. Takot. Ha? Bakit? Ayos lang. Para mahanap natin yung heartbeat. Heartbeat ng mga ulok ninyo. Da. Mali pala yun. Ayun na. Ayun na. Nakakatawa. Nakakatawa na nakakagalit, na nakapanggigil. Imbis na mabuhay yung mga ano dito, kangkong. Hindi maintindihan. Yung mga pechay, inapak-apakan ng mga putragis na ito. Kaya nga. Ngayon, oh, nagbubulungan sila. Oh, sabi nila, oh, mukha na tayong tanga rito. Ano pang ginagawa natin? Okay lang. Tanga naman talaga tayo eh. Correct. Hindi lang tanga. Mga julul pa. Mga julol. Mga gago. Oo, palagay ko nandyan eh. Kasi kita mo, nandun yung mga semento. Nandito, si pastor sa akin. Nagtago. Nagtago sa puwet ko. Hanapin nyo sa puwet ko. Nandito si pastor sa akin. Social redemption. Kakahiya kayo mga kapulisan. Sarap nyong pag... Eh, nako.
yung ang mga mura sa inyo, hindi kasya. Totoo lang. Okay lang po, ate. Okay na ako na. Thank you. Ang bait naman talaga nila, oh. Payo nga kaya natin yung mga polis. Wag na. Bayad na tayong tax pang pasweldo sa mga loko-loko na yan. Payo nga mo pa. Correct. Buhusan, mag-ulan sana ng bato para tamaan yung mga ulo ng mga yan. Tanga. Saan ba galing yung taxi niya? Di sa amin pa rin. Esmeralda Basay, maraming salamat, ha. Hoy, nenet. Di naman ako nag-ano. Ah, tama. Baka nag-ano to? Nag-aanap ng heartbeat ng gagamba. Maganda yung gagamba pag ganitong oras. Pag kagabi, tulog yung mga gamba, eh. Alam nyo mga kuya, mga ate, 13 araw na kayo rito. Kung nasa ilalim si Pastor, patay na yun. Correct. Malay mo, walang pagkain, walang hangin, walang tubig. Kaya nga, hindi ba mga baliw? Ano yung immortal? Oh, correct. Ha? BP. Pang BP ng lupa. Oo. Naniwala kayo niyan na si Pastor? Maging pulis, ano? Ay, isko po. Takay mo. Naniwala kayo niyan na si Pastor pang hinahanap ng mga yan, heartbeat, heartbeat? Dumating na isang pasaway, oh. Isko po. Dumating na si Jay Lugaw. Ay, Jay Lugaw, dumating na, oh. Pucha, manguurat na naman yan, okay, dito. Okay, anyway, yan lang. Sinishare ko lang itong video ni Boss Dada. Boss Dada, huwag kang magalit, ah. Ah? Nakapanggigil, ano? Ah? Saan kayo makahanap na kung gabi, naghahanap sila ng ano? Eh, ba't din ninyo nang gagawin ng hapon, ng umaga? Bakit gabi talaga kayo maghahanap? Ah? Mayroon talagang mga masasamang balak itong mga hinayupak na to. Ah? Bakit? Anong heartbeat na hinahanap ninyo? Akala ninyo nasa ilalim ng lupa si Pastor? Naggubgob? Naglukluk sa ilalim ng kalupaan? Kundi ba kayo mga tanga? Kundi ba kayo mga siraulo? Para na kayong siraulo, eh. Sumusunod kayo sa utos ni Tori na parang siraulo na ang pinapagawa sa inyo, eh. Ha? At sabi pa naman ni Tori, ha? Nag-preskon siya. Na wag kayong maniniwala sa ano sa SMNI daw na news. Diyos ko po, bakit Tori? Ikaw ang paniniwalaan namin? Mas lalong hindi kami maniniwala sa kasinungalingan mo. Kasi halatado ka ng sinungaling ka. Power tripper ka. Maniniwala ba kami sa taong may mga issue? Sa general na walang kwinta? Ha? Ikaw ang paniniwalaan namin na puno kayo ng mga kasinungalingan? Pagpasok mo pa lang nga ninyo sa first day ninyong pagpunta sa QGC, illegal na yung ginagawa nyo, eh. O maniniwala pa ba kami sa inyo? Kinasusuklaman na kayo namin, mga kapulisan, yung antandaan mo. Sasabihin mo, marami pa rin nagsusuporta sa inyo. Utot mo! Huwag mong bulahin. Ang nagsusuporta sa inyo, mga bangag lang, ang mga tanga. Yung mga tanga, yung mga bangag, na nauuto pa ninyo, nakikinig sa bias ng mga mainstream media. Na mainstream media, ang binabalita galing lang sa inyo, one-sided. Hindi kumukuha ng totoong katotohanan na galing sa, ang akala mo, tinitwist ng mga SMNI ang mga balita, live yan. Hindi yan video na ma-edit-edit yan. Live yung ginagawa nila, so hindi ma-edit yung live. Tori, kung ignorante ka sa pag-live, kung ano ang live. Kung magawa ka ng video, iyan ang mai-edit-edit. Katulad ng mga mainstream media siguro. Iyan, mai-edit. Yung editor nila, pipiliin lang kung ano ang gustong ipapasok sa balita. Pero itong mga ginagawa ng mga SMNI members, itong mga vloggers,
ah, itong media na SMNI, ah, live ito, hindi ito mai-edit itong kanilang mga video kasi live yung paggawa nila, pagkuha dyan. Ah, transparent, wala kayong transparent. Mga tanga kayo. Nakaano lang kayo, nakakagigil, nakakatawa para na kayong mga baliw. Ah, joy, nako. Isang gabi, alam mo, nagpuslit, mga taong bayan, nagpuslit sila ng mga graba. Graba yun eh. Pinasok kunyari nila sa yung mga bag na may tatak na pulis. Doon nila pinasok. Hinabul-habul sila, binidyo-bidyohan sila ng mga taga-QGC kasi nahuli sila. Kundi hating gabi, nagpuslit sila. Pero marami pa rin nakabantay na mga QGC members. Eh yun, nagpuslit, may nalaglag daw kaya nalalaman nila na mga graba na may mga bato. Pinapasok nila doon sa binubungkal nilang tunnel doon. Siguro gusto nilang simintohin yun ulit. Baka ngayong gabi magpuslit na naman sila ng siminto. Yan, kasi hindi na ni Tori pinapadaan sa scanner. Lahat, kaya nga pinabuksan niya na yung isang gate kasi doon na sila dadaan. Tingnan mo, oh. Ah? Sumusunod ka ba sa batas? Sumusunod ka ba, Tori, sa patakaran ng mga KOGC dyan? Ah, holy ground nila to. Pero binababoy mo. Ah? Anong religion mo, Tori? Kung yung religion mo ang gaganyanin, matutuwa ka ba? Bastos ka eh. Demonyo kang kupal ka eh. Ah? Holy ground ng mga KOGC. Taga Kingdom of Jesus Christ, binababoy ninyo. Ah? Kanina, nag-ini-inspeksyon na naman nila yung kwarto ni Pastor Kibuloy. Ha! Namamangha sila, paulit-ulit, pabalik-balik, sa isang araw daw, sabi ng isang member ng KOGC na nakabideo, sa isang araw, 5 beses na silang pabalik-balik. Bakit? Naiinggit ba kayo sa ganda ng kwarto ni Pastor Kibuloy? Ha? Mga babaeng kapulisan, gusto nyo bang humiga? Ang ganda ng kwarto ni Pastor, napakalaki. Paulit-ulit, pabalik-balik nang ipabukas kahit yung mga, kung ano na lang mga kabinet doon, pati isang nakita nilang may pinto, binababuksan talaga. Oh, kahit alam nilang wala talaga doon. Bakit? Magkasya ba si Pastor? Magsiksik kung saan-saan, sa mga butas-butas? Kundi kayo mga praning? Kundi kayo mga desperado na? Ah, desperado kayo. Kaya ganyan si Tori, desperado na yung julol na yan kasi mission field. Kaya kung ano-ano na lang ang pinag-uutos sa inyo, kayo rin, sunod-sunod rin kayo, sunod-sunuran rin kayo, isa rin kayong mga tanga. Talagang naiinggit kayo. Sobra talagang inggit nyo sa ganda ng Kingdom of Jesus Christ, sa laki, malinis. Sa sobrang linis, halos yung mga siminto dyan na lalakaran mo, sobrang linis. Wala kang makita ni isang basura na plastic. Ganyan kadisiplinado ang mga members dyan. Sa lahat ng mga religion, pati Katoliko, ito palang Kingdom of Jesus Christ palang ang nakikita kong disiplinado ang mga tao. Malinis ang sa loob. Tingnan nyo kung gaano kalawak ang, gaano kalaki ang hektarya ng buong kingdom, pero napapatakbo ni pastor ng ganyan ka disiplinado, makikinig ang mga tao. Diyos, dyan nyo makikita kung anong klaseng tao si pastor. Eh yung mga pinagbibintang ng pokpok na yung babae na yan, sabi pa ni pastor noon, pokpok, kaya sinisiraan siya kasi nakagusto daw sa kanya. Ha? Yung pinagbibintang na nire-rape siya, ha? Maniwala kayo? Diyos ko po. Aywan ko lang, magkano kayang nakuha mo, kuan, Amanda, sinong pangalan ng babae na yun? Sinong pangalan ng babae na yan? Na magkano kayang binayad sa kanya ni Huntibiros para ganyan? At itong mga kapulisan, ikaw, Tori, ang akal, bakit hindi nyo magawa kay ano yan? Bakit hindi nyo magawa kay Bantag? Bakit hindi nyo ginaganyan si Bantag?
'di ba? May warrant of arrest din si Bantag. Bakit hindi niyo nga mahanap si Bantag eh? Bakit hindi niyo hinahanap-hanapan ng heartbeat? Bakit hindi niyo mapahabol-habol si Tibis? Ha? Bakit hindi niyo maraming mga dapat hahabulin ninyo na may mga warrant of arrest? Ha? Pero kay Pastor Kibuloy pa talaga niyo ginagawa ng ganito. Ha? Si Pastor pa talaga dahil may utos. Dahil naiinggit kayo sa kingdom ni Pastor na sobrang laki, sobrang ganda. Kasi sabi pa nga ni Maharlika, may balak ang Lisa Butod na gobyerno ni Bangag na aagawin itong kingdom of Jesus Christ. Ah, agawin daw, sabi ni Maharlika. Kaya yun ang utos kay Desperate Evil Tory. Yan. Nakakatawa na kayo. Hanapin nyo yung heartbeat. Nasa puwet ninyo. Nasa ulok ninyo yung heartbeat mo. Mga tanga. Mga uto-uto. Mga walang prinsip yung police. Sunod-sunuran kay Tory. Walang dignidad. Niwala. Ikaw, Tory, hindi ka karapat-dapat paniniwalaan. Totoo lang. Dahil ikaw ang bastos na pagkatao. Baboy ka, wala kang hiya. Kapal ng mukha mo, binababoy mo ang Kingdom of Jesus Christ. Tapos sa mag-excuse ka pa, kaya daw natagalan sila dyan dahil daw may mga ano daw, hinaharangan daw sila ng mga taga-QOGC. Kapal ng mukha mo, ang galing mo mag-ano-ano. Kayo na nga ang naghahari. Kayo na nga ang humaharang. Ha? Ang mga taga-QOGC na nga ang hindi ninyo pinapapasok eh. Galing ka talaga sa kasinungalingan. Kaya nakapanggigil ka. Walang hiya talaga. Kapal ng mukha mo.